Napag-usapan natin ang patungkol sa pagre-retreat nitong mga kalaban at ang pagre-reklamo nitong sige kay Rimuru dahil in-ignore daw siya nito sa may battlefield kanina. Tsaka dahil sa hindi pagpapakawala agad nitong si Rimuru kay Leon Cromwell. Pero bago natin simulan itong video na ito ay i-roll muna natin ang intro. Hello everyone and welcome to my channel, ang inyong source ng Tagalog na Tansura Contents. Sa channel na ito ay pinag-uusapan natin ang mga nangyayari sa may Tansura Universe. So without further ado, let's get into the video. So meron nga magandang dahilan itong si Rimuru kung bakit hindi niya agad pinakawalan itong si Leon sa may control nitong si Michael. Ang dahilan nito ay para hindi malaman ng kanilang mga kalaban na meron palang capability itong si Rimuru na gawin ngayon. Kasi ngayon nga dahil hindi pa pinapakawalan itong si Rimuru si Leon, ang tingin ni Michael ay walang kalaban-laban itong sila Rimuru sa kanyang domination. Nagtanong kay Rimuru itong si Alrose kung magiging okay lang daw ba itong si Leon sama. Sabi naman itong si Rimuru sa kanya ay huwag daw ito mag-alala dahil meron daw silang way para mapakawalan ito. Sa tingin naman daw ni Rimuru ay hindi naman papatayin itong si Michael itong si Leon dahil addition nga rin ito sa kanilang mga forces. Kaya wala naman daw dapat silang ipag-alala patungkol sa kanilang master. Nag-reply naman dito itong si Claude na wala rin naman daw silang ibang magagawa kung hindi ang magtiwala sa salita ni Demon Lord Rimuru. Sa ngayon nga ay nakailiyon ang topic pero bigla na namang sumingit itong si Guy Crimson. Sabi ni Guy ay kalimutan na daw nila si Leon. Talagang kanina daw ay in-ignore daw siya nitong si Rimuru. Nagka-eye-to-eye contact pa nga daw sila nito pero bigla siya nitong tinalikuran sa kalagitnaan ng kanyang laban. Pero ang sinabi lang nitong si Rimuru sa kanya ay may tiwala daw kasi siya kay Guy. Kaya hinayaan niya na ito na ang mag-handle kay Velsard. Sabi naman ni Guy ay napaka-smooth daw talaga nitong si Rimuru sa paglusot sa mga ginawa niyang kalokohan. Kung kanina daw kasi ay tumulong si Rimuru sa kanya ay sana daw ay natalo na nila itong si Velsard sa may battle. Tapos nagreklamo itong si Guy kasi late na nga dumating itong sila Rimuru. Ipinaliwanag naman itong si Rimuru kung bakit nga late sila kasi hindi daw gumana yung magic circle niya. Tapos hindi rin talaga sila aware sa may situation itong sila Guy Crimson kanina. Kung hindi nga daw nag-report itong si Dino sa kanya niya ay mas late pa sana sila na nakarating dito. Tapos nagtanong kay Guy itong si Rimuru kung bakit hindi daw nito mga ito ginamit ang kanilang Demon Lord's Ring. Hindi daw ba pwedeng gamitin yon sa kahit na anong situation? Nagreply naman itong si Guy Crimson sa kanya na tama daw itong si Rimuru. Pwedeng ang gamitin yon sa kahit na anong situation. Pero ang problema ay galing yun kay Velsard. Kaya madali ni Velsard na naisabotage ang kanilang communication. Then nagsorry itong si Guy nang dahil nga doon. Kaya napag desisyon na nila na tanggapin na parehas nga silang may kasalanan. Mas mahihirapan kasi sila kapag sila-sila ay nag-away-away pa. Then habang nag-uusap sila ay may napansin itong si Rimuru. Kaya tinanong niya itong si Guy Crimson patungkol nga dito kung bakit daw nasa sahig na kaupo itong sila Rain at Misery. Then napangiti itong si Guy Crimson. Tinanong niya itong si Rimuru kung gusto daw ba nitong marinig ang dahilan kung bakit. Medyo nakakatakot itong si Guy Crimson ngayon. Kaya parang ayaw na ni Rimuru na manghingi na explanation. Pero sasabihin niya palang sana na hindi na nga kailangan mag-explain ay biglang nagpaliwanag itong si Guy Crimson sa kanila. Sabi ni Guy ay napakakapal daw nitong mukha nitong dalawa. Dahil habang nakikipaglaban daw silang lahat ay nakikipag-inuman naman itong dalawang to. Naiinis daw siya dito. Kaya iisip pa daw siya ng mas malalapang punishment para sa kanilang dalawa. Nagulat itong si Rimuru dito. Tapos tumingin siya kina Rain at Misery. Itong si Misery ay meron pa ring empty na facial expression. Habang itong si Rain naman ay nakatingin kay Rimuru na para ba nagmamakaawa na iligtas nga siya nito. Sabi ni Rain kay Rimuru ay isa daw itong tragic na misunderstanding. Pero nung narinig ito nitong si Rimuru ay naintindihan niya na agad na hindi nga misunderstanding itong mga pangyayari. Kung ano yung opposite nitong sinabi nitong si Rain ay malamang daw ay yun ang katotohanan. Kaya walang ginawa itong si Rimuru para tulungan itong dalawa. Sinabihan rin kasi siya nitong si Guy Crimson na pointless daw na makinig pa sa may explanation. May inis lang rin daw itong si Rimuru dito. Kaya sabi ni Rimuru, oo nga daw. Tsaka wala na daw silang time para pag-usapan pa ngayon. Kaya bilisan na lang daw nila ngayon ang pagpapalitan ng mga information. Napatingin sa dalawang ito itong si Diablo. Pero hindi rin siya naawa sa kanila. Parang naiinis pa nga itong si Diablo dahil sa ginawa nitong dalawa.
Then nag-proceed na sila sa pag-exchange ng mga information. Ang naunang nagsalita ay itong si Lacan at si Mizora, and explain nila ang kanilang mga naging battles at kung ano ang mga nalaman nila patungkol sa mga abilities ng mga kalaban. Then may inisangat itong si Khan sa kanyang explanation. Tumalikod siya sa lahat ng mga nandito at nag-bow down siya kay Gay Crimson. In-request nitong si Khan na huwag na maparusahan itong kanyang master. Sabi ni Khan ay alam niya daw na hindi siya karapat dapat na makipag-usap kay Lord Gay Crimson. Pero pakinggan daw sana nito ang kanyang kahilingan na i-spare sa parusa itong kanyang master. Makinig daw sana sa kanya ito kung bakit. Under normal circumstances, ay patay na sana itong si Khan. Kasi hindi pwedeng basta-basta ka na lang na mag-start ng conversation sa my Lord of the Darkness. Lalo na at hindi ka naman ito nare-recognize. Pero imbis nang magalit ay sige, ang nagalit dito ay itong si Mizari. Sabi ni Mizari ay napakatanga daw nitong si Khan. Alam daw nito na unforgivable itong ginagawa niya ngayon. Ginamitan niya ng magic itong si Khan para i-reprimand ito. Pero pinigilan si Mizari nitong si Gay Crimson mismo. At inalaw ni Gay na magpaliwanag nga itong si Khan sa kanya. Dahil na-amaze itong si Gay Crimson sa may courage na ipinakita nitong demon. Kaya binigyan niya ito ng chance na mailigtas ang kanyang master. At dito na muna natin tatapusin itong video na ito. Kung nagugustuhan mo itong mga videos natin, ay please consider joining the membership para mapanood mo na agad ang mga kasunod na part dahil palaging advance ang ating mga members. Also, ay please consider leaving a like at mag-comment ka na din para maiboost naman tayo ng algorithm.